Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating COVID Bible School. Ang pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang buhay ng pag-ibigay. Ang buhay ng pag-ibigay. At di po alam mga minamahal na sabi ko sa magawa 20:35 sa Ipuroon na sa lahat ng pagkakataon ipinakita ko sa inyo na sa magitan ng ganitong pagkatrabaho dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon Jesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Dapat nagsasabi ng Panginoon, kaya po nilarawan sa atin, hindi lamang sa pag-aabuloy at pagtulong, ang kanyang buong buhay mga minamahal ay ukol sa pag-ibigay. Ay nga po sa Pilipos 2, ibinigay po ng ating Panginoon Jesus ang kanyang karangalan, ang kanyang papakumbaba, ang kanyang pagsunod, ang kanyang paglilingkod, at ang kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan. Sa 2 Korinto 8:9, na siya'y naging mahirap upang tayo ay maging mayaman. Ang tema ng apat layo ng kanyang buong buhay, ating Panginoon Jesus, ay pag-ibigay. At ating Panginoon, mga minahal, ating Panginoon Jesus, siya po'y ating modelo. Paano po? Una-una, sa halip na ating naisin ang kumuha, tumanggap, umangkin o magpakayaman, alin mo dapat higit na naisin ay magbigay, maghandog, magpaubaya, at makontento. Dahil po talagang niniwala tayo at ipo sinasagawa ang katotohanan, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ikalaw mga minamahal, tulad ng ating Panginoon Jesus, ang dapat na tema at layo na ating buhay ay pag-ibigay. Ito po'y taliwas sa paniniwala, niyanais at pangarap ng sanlibutan. Salamat po tayo po hindi taga sanlibutan. Tayo mga dayuhan dito. Tayo ay mga mamamayan ng langit. Kaya mga minamahal, dalawang uring yaman lamang ating maaring kamtin. Ang yaman dito o ang yaman sa langit. Ang yaman na panandalian o ang yaman na walang hanggan. Ano po ang pipiliin natin? Ang buhay ba natin ay buhay ng pagkuha o buhay ng pag-ibigay? Maraming salamat.